Hello mga mahal naming subscribers, mga followers, mga viewers, or mga ka-hearts expression. Alam niyo po, nung isang gabi na naghiwalay-hiwalay kami ng mga snap support for Nora Honor Pampanga, no po, kung tutusin po ay mga bago po ito na mga kabataang humahanga kay Ate Gay. Of course, siguro po, malaki po yung impluensya po sa kanila. Pero, nung nakita po nila yung mga pelikula ni Ate Gay, ay talaga naman pong nagustuhan na po nila si Ate Gay at sila po ay kusa ng humahanga kay Ate Gay. At napanood po nila yung T-Bird at ako, ikaw ay akin, na parehong magkasama sa pelikula si Miss Nora Honor at Miss Vilma Santos. At pilit nila akong tinatanong, sino daw ba talaga ang dapat mauna sa billing? Kumbaga po, sabi ko, huwag niyo na akong tanungin. Sa palagay niyo, sino? Sabi ko po. Pero ayaw po nila akong tantanan. Ayaw po nila akong tigilan yung opinion ko daw po at bakit. Sabi ko, of course, alam niyo naman ang sagot pag akong sumagot. Pero, eto po ang sagot ko sa kanila. Abangan po natin, sino ang dapat mauna sa billing? Si Ate Gay o si Ate V? At sa inyo, alam ko po ang sagot ninyo, pero bakit po talaga ba? Bakit ba talaga na siya ang una sa billing? Abangan po natin. Hello mga ka-heart expression, gusto po kayo? Ito po si K4TR, nabibabati sa inyo ng isang magandang araw. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa Hearts Expression. At salamat po, malapit na po kaming mag-isang taon sa October 25 at abangan niyo po yung aming video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po natin ng Hearts Expression at i-like po natin ito at tapusin po natin ang video. Maiksi lang naman po ang video na ito at yung mga na-upload po dito na videos, panoorin po natin. Of course, ang YouTube channel ni Miss Nora Honor, ang Nora Honor Official, and ako po ay nagpapasalamat, no, subscribe po natin yan. Panoorin at may bago na naman pong upload si Ate Gay na video. Tuwang-tuwa ako dahil kunti-kunti bumabalik na ang king Ate Gay yung kanyang mga lupain. Ayan. Pero bago ko muna po sagutin kung sino po ang dapat mauna sa billing, alam niyo naman po ang sagutin, pero alang-alang po sa mga kabataang millennials na nagtatanong. Ano po? Gusto ko lang pong batiin ang dalawang mahal ko, kasama ko, no, na lumaki, tumanda, pero mas matanda po ako sa kanilang dihama, ng isang maligayang kaarawan kay John Isaac De Los Reyes, na birthday niya ngayon. Happy birthday, Brother Isaac. At kay James, Brother James Maliani, na bukas po ay birthday din po nila. Sila po ay dating kabataan. Magpapaalam na po sa kabataan. At happy birthday sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Lalo niyo pang isuko ang buhay ninyo sa Panginoong Jesucristo. Gamitin niyo ang talent ninyo sa Panginoon. At salamat sa inyong mga kabutihan. At tandaan natin, walang napapahamak, walang mabibigo kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Happy birthday sa inyong dalawa. At dun sa pagbabalik topic natin, balikan natin topic natin, sino ang dapat mauna? Si Ate Gay o Ate V? Ate V sa billing? Yan ang tanong ng mga kabataang millennial na snap support for Nora Honor Pampanga. Sa akin po, sa ganang akin, hindi na pinag-uusapan yan. Kahit na sino mauna sa billing. Kasi ang pinag-uusapan dyan yung galing. At kumbaga, yung hindi mahuhuli. Pero ako po ay kapwa ko mahal si Ate Gay, Ate V. At syempre, pero sa ganang akin, at talaga naman, dapat talaga. Kung ang pag-uusapan, sabi ko nga, ayaw ko maging bias, pero sasabihin ko po yung dahilan ko. Mga snap, nakikinig kayo, no? Kung uunahin ng seniority, siyempre si Ate V, nauna siyang dihamak na mag-artista kay Ate Gay, no, sa Ate V. Pero sabi ko nga, hindi naman seniority ang pinag-uusapan kadalasan. Ang pinag-uusapan ay gaano kasikat. Ayan. Yung pinag-uusapan, yung popularity. Alam naman natin na si Ate Gay,
hindi pa sikat, hindi pa talaga artista, eh talagang may pangalan na. Bakit? Kasi doon sa tawag ng tanghalan, yung nanalo siya. Hindi pa siya naitatambal kung kani-kanino, talagang gumawa siya ng ingay. Talaga namang champion. So, kung seniority, maaaring si Ate Gay. Pero kung popularity, si Ate Gay. Eh ngayon ba, ano ba pinag-usapan? Yung seniority o popularity? Diba? Yun yung pag-usapan. Parang silang magaling, pero mas may nakakahigyan. No? Ikalawa, kung dito ko tinitingnan eh, bakit si Ate Gay, no? Ang initial ni Ate Gay ay sa production noon, naisip ko ito noon, may production sa Ate Gay, NV Production. Yan. Yung NV, naisip ko lang po ito. NV, Nora, yung V, Vilma. N for Nora, stand for Nora, yung V, Vilma. Sa pangalan, initial ng pangalan ni Ate Gay, nauna pa rin sa Ate Gay, Nora. NV Production, Nora, Vilma. Oh, sige, para naman maging fair ako, tayo, yung pangalan naman ni Ate V, nagkaroon siya ng production, VS Production, Vilma Santos. V, yung V, sa apelido nila yan, yung NV, pangalan nila, Nora Vilma. Sa apelido, VS. Ang V, Vilma Santos yan, VS. Pero, apelido nilang dalawa yan, V, Villamayor Santos. So, kunin mo sa pangalan, mauuna sa Ate Gay sa Billy at sa Ate B ay pangalawa. Pagdating naman sa apelido, pangalan ni Ate Bill at Ate V, VS initial niya ay Villamayor Santos. So, sinong nauuna sa Billy at saka palaging si Ate Gay yung una, no? Siya yung una na nag-produce. Siya yung talagang mas maraming tinangkilik, mga natanggap na award, yung superstar niya, talaga namang, ayun, talaga namang siyang nauuna. At maraming unang bagay sa Ate Gay. Ayoko na pong pag-usapan ito mga ganito na pinag-compare sa Ate B, sa Ate Gay, kasi sa totoo po ay hindi na panahon. Sabi po, hindi makakailan na pareho silang magaling, silang pinagtapat, pero yung panahon na yun, aminin po natin na sa ngayon, may kanya-kanya na po silang pinagkakamalahan. O may kanya-kanya na po silang gawain. At saka tapos na po yun. Pero, syempre po, hanggang ngayon, sila lang naman po talaga rin yung pinagtatapat na talagang matibay na rivalry. Yung respeto natin sa kanila. O nakikin kayo mga kabataan, no? Sinagot ko na, mataas ang respeto ko kay Ate V. Kahit na sabihin natin, mas pabor ako kay Ate Gay, nire-respect ko sa Ate Gay. Pero, sukdulan naman yung paghanga ko kay Miss Nora Honor. Dahil si Miss Nora Honor, kumbaga, siya yung inspirasyon ko. Of course, una ang Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya ng talento kay Ate Gay. Wala naman tayo. Wala tayong hinahangaan ngayon kung wala tayong pinakamagaling na creator, kundi walang iba kung ating ang Diyos na dakila. Yan din ang natutuwa ko Ate Gay dun sa vlog niya nitong nakaraan. Kumbaga talagang palagi niyang pinapasalamatan ng Diyos na namuhay. At pag sa TV, pinasasalamatan niya rin niya ang Panginoon niya. So, walang dapat pagtalunan. Kaya lang, nasagot na. Ang mahalaga ngayon, suportahan natin yung ating mga hinahangaan at hindi na tayo kailangan maglaban-laban pa. At kung tayo nagko-comment, may respeto, huwag tayo magsakitan ng damdamin. No? Sa mga Vilmanians, talagang una sa Ate V. Sa mga Noranians, una sa Ate Gay. Pero, uulitin ko, ang magpapatunay niyan ay ang record at mga accomplishment nila at yung mga kritiko at yung mga nakakaintindi sa city. Ito po si Kiffer the Art na nagsasabing, as long as there is love, we will stand. And to God be the glory.